Hello Virgo, welcome dito sa iyong second week of April reading. Ano itong mga energies surrounding you, mga pwede mangyari, mga dapat mong malaman. Mag-message privately po kayo sa Facebook page ko para sa mga interesado mag-inquire, mag-avail ng aking mga reading services. Maraming salamat sa ating YouTube channel members, mga nag-subscribe sa ating Facebook, mga nag-a-avail ng mga personal readings, at sa mga laging nag-aabang nanonood, sumusuporta sa ating YouTube and Facebook page. Meron ka ditong card of gratitude, rhythm, justice and wisdom. Meron ka ring 6 of swords. Oh, Ace of Swords. So, nakikita ko dito, mukhang paakyat ka sa isang mahirap na hill. Okay, so pwedeng merong kakaharaping mahirap. Pero, makakalagpas ka dyan with the Ace of Swords, Virgo. Ayan, oh. Ganon ka ka-determine. Ganon ka-tibay. Ganon ka ka-persistent. No? Magpe-persevere ka rito. You have the courage, you have the strength of mind, and your inner strength, no, na ano, talagang determinado ka na, na ano dito, ma-solve mo yan, yung challenge na yan, or kung ano man itong gusto mong ma-accomplish na ito, marating, ano, nandoon ka eh, sa determinado ka, hindi ka mag-quit. At ayan, sure ball yan na magiging maganda yung outcome nito, Ace of Swords. Ayan, no? Makakalaya ka rin with the Eight of Swords dito. Ganda. So, kung ano man yung nagtali sa iyo dito in the past, makakaalpas ka na dyan. Makakaalis ka na dyan sa sitwasyon na yan. Relationship man yan or situation. Gratitude means may mga blessings na paparating sa iyo, Virgo. So, you should feel thankful and grateful for this blessing. So, may magagandang bagay. Good things, magagandang bagay na paparating sa iyo. Oho, you will get what you deserve finally with the Justice card, no? This is reaping what you have sown. Kung may mga itinanim mo, yun iaanihin mo. And napipil ko, this is good karma. Good things, paparating sa iyo. Blessings, magagandang bagay. Rhythm card, it means yan yung mga cycles na pinagdadaanan mo ngayon, Virgo. So, pwedeng may mga iba-ibang cycles, kaganapan na paparating sa iyo ngayong second week, no? Pero you will be able to adapt, adjust, and get through with all those changes na yan. Phases, yan. Ano mga phases yan? Changes na pagdadaanan mo or cycles na ikaw ay confidently ma-overcome mo, mapagdadaanan mo lahat yan. No? Yan yung maganda dito sa card mo. Kasi nga kahit ano yan eh, ayan o ganun ka, strong-willed, determined to accomplish this or to survive this, to overcome, ano man yan. Eto yan eh, Ace of Swords, yun yung proof na kahit gano'n man kahirap yan, you will cut through it. You will be able to conquer or survive the situation no matter how difficult it is, no? At you will be able to break free of a restricting situation. So, kung feel mo na trapped ka, eto na yung moment mo, no? May aalis mo na yung sarili mo dyan. O, meron kang Athena card dito, pagiging warrior, tama ba? Malakas si Athena, alam ko eh. Matalino, malakas. So, yun yung kailangan mo to overcome this difficult situation or task ahead of you, na paparating. Okay, ang nakikita ko dito eh, magiging matalino ka, strategic, malakas ang loob, determined and positive. No, yun yung pinaka-importante. Lahat ng mga qualities na kailangan mo to survive itong mahirap na task or situation na kakaharapin mo ay nandyan sa iyo. Kaya nga nakikita ko na magiging successful ka dyan.
Ayan, no, 2 of coins. Dadaan ka dito sa process na, ano eh, nagja-juggling act ka, pero carry bills mo lang eh. Nakikita ko, kakayanin mo to. No? You'll manage, Virgo, kung ano man itong mahirap. Mga challenging na na ma-encounter mo. You'll be able to manage. No? Yan yung ina-assure sa'yo ni 2 of coins and ace of swords. Matidiskartian mo yan, magagawa mo ng paraan, masusolve mo, no? Kakayanin mo. Tingnan na natin yung love life mo. Ayan, strategic, oh. Pati, ay, oh, oh. Pwede iba sa inyo related din sa love life. No? Strategic din dapat yung dating ninyo. Kumbaga, kung niloloko ka nitong person mo, may player energy. Huwag may pahalata sa kanya, gawin mo. Sakyan mo lang. Sakyan mo lang yung mga ano niya. Huwag may papahalata na alam mo yung ginagawa niya. Yun yung alas mo rito, Virgo. Kaya kung nakikipag-play sa'yo ito, di makipag-play ka rin. Mind games to, yan, strategy. Strategy yung kailangan mo dito. Pwedeng iba nakikipag-reconcile sa inyo itong person na to, pero mukhang player nga, ano, pwedeng may history to ng panluloko sa'yo. Or pwedeng hanggang ngayon player pa rin siya. Kaya maging ano ka lang. Maging matalino ka, yun na nga yun eh. Ayun yung approach na gagamitin mo dito. Utakan, strategy. Kasi mukhang inuutakan ka rin itong person na to. At nakikita ko dito, ayan, pwedeng may reconciliation, nangangamoy na makikipagbalikan yan sa'yo. Pero huwag kang magpa-fool, kumbaga, dapat matalino ka. Family, security. Pwede kasing may anak, pamilya na kayo neto eh. Okay? So, ikaw naman kasi dito, ang iniisip mo lang yung kapakanan mo at mga anak mo rin. Siyempre, di ba? Importante sa'yo yung family mo. Yung mga anak mo, hindi lang din ikaw. So, siyempre, pagka ganyan, minsan itinatabi natin yung pride natin kasi siyempre, mahal natin yung pamilya natin eh. Gagawin natin ang lahat para sa isang matiwasay na pamilya. Buong pamilya hanggat maaari. Hanggat, kumbaga, hanggat may isasalba natin yung family natin, di ba? Yun yung gagawin natin eh. Lalo na para sa mga anak natin. Kasi importante ang lumalaki yung anak mo na may buo yung family. No? Yun. Siguro yun yung pinakaano mo dito. Siyempre, kahit sabihin mo naman na nagkamali yung person mo, maloko, no? Pero tatay or nanay pa rin nila yan, pamilya pa rin kayo. So, hanggat kaya ninyong maisalba yung marriage, yung family, gagawin yung lahat, no? Within your power. Okay? Tama naman yun sa paningin ko. Tama naman yun. Kasi lalo na kung sumumpa kayo sa altar, nagpakasal kayo, and then may mga anak na kayo. Oo, ako madalas ganun eh. Isipin mo yung buhay ng anak mo eh, di ba? Ikaw, okay ka lang, pero yung mga anak mo yung isipin mo lagi, di ba? Lahat tayo, bilang magulang, gusto natin maibigay sa anak natin yung best life na pwede nating ibigay sa kanila. Yun naman yun. And pwedeng, yun nga lang, nagkakataon siguro na pwedeng iba, nagkakaproblema kayo sa mga partner ninyo, sa asawa ninyo, dahil nga pwedeng maloko. Okay? So, ang goal mong inaanap mo dito is a secured relationship wherein ikaw gusto mo, siyempre lahat tayo, diba? Gusto natin secured, safe tayo. Safe tayo doon sa relationship na pinapasok natin, 'di ba? Ba't ka pa pumasok sa relationship, puro sakit naman ng ulo yung mapapala mo, or hindi ka, feeling mo hindi ka secured, feeling mo yung person mo naaagaw, 'di ba? Wala eh. Walang peace of mind pagka ganun. Okay?
So, pwedeng you are dealing with, ano, dito sa mga problema with your person, lalo na kung player yan. Ayan. Tignan na natin yung closing messages for you, Virgo. Free spirit, be your own person. Know your strength, light and dark. Balancing. Part ng buhay, yung mga magaganda at hindi magagandang nangyayari sa buhay natin. So, we should learn na tanggapin lahat yun ay part ng ating journey dito sa ibabaw ng mundo, dito sa ating buhay. Okay? Hindi naman maano yan eh. Hindi mo mapipilian eh. Diba kayo? Oh, pipilian nyo ba? Hindi. Lahat yan naka-design na yan, nakasulat na yan. Ayan yung pagdadaanan natin. Ang buong buhay natin ay nakaplano na yan. Si God ang nakakaalam nung path natin. Siya yan. Siya yung may kapangyarihan dyan. And ang ibig sabihin lang na itong light and dark, i-embrace mo lahat ng lahat ng na-experience mo sa buhay. Lahat yan ay merong purpose. Lahat ng yan ay may magandang aral na ibinibigay sa atin. Parang reading lang yan eh. Di ba iba, reklamador, nanonood silang reading. Pag hindi maganda yung lumalabas, puro reklamo, puro toxic comment. Huwag ka na manood ng reading, dear. Para mo na rin sinabi sa buhay mo, gusto mo lahat happy. Meron bang ganun buhay? Wala. Illusion yun, fairy tale yun. Well, hindi ka nabubuhay sa ano. Kung ikaw yun, hindi ka nabubuhay sa real world, okay? Gumising ka dahil baka nananaginip ka. No? Ang sinasabi ko lang dun, lahat ng mga bagay na nangyayari, maganda man yung pangit, eh merong ambag yan sa ating journey, sa ating buhay. May reason bakit yan nangyayari. It's for our own good. Diyan tayo finoforge sa mga experiences natin, sa mga pinagdadaanan natin. Diyan nagiging rich yung ating naging buhay, ibig sabihin yung mga experiences na encounter natin. Okay, and may mga bagay dito na you should learn to balance, Virgo, balansehin, ibig sabihin pantayin. Kung may mga areas na kinukulang or sumusobra. Okay, balancing. You should live a balanced life. Yun yung sinasabi dyan. Kung ano man yung mga tinutukoy dyan, ikaw nakakaalam, Virgo, ano yung mga dapat mong balansihin ngayon sa buhay mo. Okay? May kinalaman man yan sa health, sa career, sa relationship, etc. o sa sarili mo. Okay? Be your own person. Maging confident ka sa sarili mo, Virgo. Hindi mo kailangan i-convert yung sarili mo or gayahin yung iba or ikumpara yung iba, sarili mo sa iba. Meron kang sariling meron kang sariling diskarte, meron kang sariling kinang. Kanya-kanya tayo ng identity, kanya-kanya tayo ng talent, ng gift, ng blessings. Bawat isa sa atin ay unique at ikaw ay maging komportable sa sarili mo. Sa kung anong meron ka, sa kung ano talaga ikaw. Okay? Hindi mo kailangang mag-join doon sa mga grupo nila or i-label mo yung sarili mo na kailangan ganun ka din. No. Ikaw ang mag-forge ng sarili mong way. Okay? Ikaw ang gagawa. Hindi ka susunod sa path ng iba. Ikaw ang magpe-pave ng sarili mong daanan. Yun yung road mo, linya mo, no? Okay, strength, know your strength, Virgo. Malakas ka kung hindi mo nare-realize. Kaya mo 'yan.
Alamin mo ano tong mga superpowers mo. Alamin mo ano tong mga unique na talento mo, yung mga strengths mo. I-harness mo yan and gamitin mo yan sa mabuting paraan for your development, growth. Take care, God bless, Virgo.